Basag na naman po yung mga propaganda ng mga dilawang DDS, yung mga paninirang po rin nila, mga kababayan. Baya na naman po sila ngayon. Sabi mga kababayan dito sa balita, nearly 43 billion pesos released for over 8.5 million senior citizens health insurance. Talaga naman itong si President Bongbong Marcos, masyado nang ginagalingan. Nawawalan tuloy mga kababayan ng issue yung mga dilawang DDS. Una mga kababayan, yung mga farmers sa buong bansa na beneficiary ng agrarian reform, pinabubura lahat ng pagkakautang. Lahat na niyang utang ninyo, wala na yan. Wala na kayong babayaran, inyo na yung lupa. Yun ang una mga kababayan na ginawa as announced by Congressman Ralph Recto na isang dilawan, pero ngayon po ay nakikisali na. Tumutulong na mga kababayan sa administrasyon ng ating Pangulong BBM. Tapos yung increase mga kababayan sa pamasahe sa LRT, pinasususpend, pinadedefer mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Masyadong ginagalingan ng ating Pangulong Bongbong. Mr. President, huwag naman ganun, Mr. President. Napapaya ng todo yung mga kalaban mo sa politika. Ikaw na niya, Mr. Maravillas. Maganda na yung ginagawa. Hindi lang maganda, napakaganda na yung ginagawa. Sinasaway mo pa. But anyway, mga kababayan, before na ibigay ko sa inyo yung mga magagandang kwento ngayon, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga magagandang balita. At saka, like and share na rin po ninyo itong ating video, at huwag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para naman po sa ekonomiya ng ating bansa. Ito po yung balitang yan mga kababayan, nearly 43 billion pesos released for senior citizens health insurance. The Department of Budget and Management has released nearly 43 billion to cover one-year health insurance premiums of senior citizens nationwide. Tuwang-tuwa yung ating mga lolo't lola. Talaga niya, Mr. Maravillas, hindi kami nagkamali nang aming ibinoto si President Bongbong Marcos. Talaga niyang tulad siya ng kanyang tatay. I-junior nga po eh. Yung sa pagkakautang ng mga farmers po, mga magsasakang beneficiaries ng agrarian reform, yung mismong programa sa agrarian po, nagsimula si Apo Lacay with the amortization po. May konting amortization po doon sa mga lupa. Siyempre, pambayad sana mga kababayan, pero guaranteed by land bank. Pambayad sana din doon sa mga may-ari ng lupa. O ngayon, pinabubura na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung anak ngayon. Mga kababayan, pinatawad lahat ng mga pagkakautang. O di ba? O itong mga senior citizens, sigurado mga dati na itong mga supporters ng kanyang tatay. O ngayon, hindi kayo nagkamali na yung anak ni Apo Lacay, si Junior, sabi ng mga dilawan, ay siyang inyong ibinoto. O, tingnan ninyo itong napakagandang balita para po sa inyo. DBM on Tuesday said its chief Amena Pangandaman has approved the release
of a total of 42 billion 991,355,000 pesos for the health insurance premiums, which is expected to benefit 8.5 million enrolled senior citizens. Ah, di ba napakagandang balita po para sa inyo mga nanay, mga tatay, lolo't lola? So sabi rito, it said the special allotment release order and its corresponding notice of cash allocation were approved by pangandaman on April 4 ngayong buwan, mga kababayan. From the start, sabi po rito, the directive of President Bongbong Marcos has been very clear. This government must ensure that our senior citizens have the support and resources they need to thrive. Paliwanag po ni pangandaman sa kanyang statement. Sabi niya, our elderly will always remain vital members of our society who have spent many of their productive years not only in improving their lives or the lives of their family members, but also in contributing to their communities bilang pagtanaw ng utang na loob po sa ating mga lolo't lola. Dapat lamang na patuloy nating tulungan ang ating mga lolo at mga lola na manatiling malakas at malusog. Paliwanag po mga kababayan ni pangandaman. So according to the agency, a total of 79 billion pesos is allocated to cover the payment of health insurance premiums of indirect contributors, including seniors under the 2023 national budget. Talagang magaling talaga po itong ating weak leader na si President Bongbong Marcos. Basag na naman po yung mga propaganda ng mga dilawang DDS. Yung mga paninirang pori nila, mga kababayan, baya na naman po sila ngayon. Kaya nga po si Risa Ontiveros, ang ginagawa niya, siging press release po. At kung ano yung mga statements na, previous statements ng ating Pangulo, inuulit lang niya para magmukhang ginagawa, mga kababayan, ito ng ating Pangulo dahil sinabi niya, what? Mamaya, ibigay ko sa inyo yung mga sinasabi po ni Risa Ontiveros. So, sabi rito, under Republic Act No. 10645 or the Expanded Senior Citizens Act of 2010, all senior citizens shall be covered by the National Health Insurance Program of PhilHealth. Eh, Mr. Marabillas, niya, di ba sabi mo 2010 yan? Di panahon na niya yan ipanahon? What? Opo, kaya lang, mga kababayan, revision yan ng dati na Medicare. Ang Medicare, mga kababayan, panahon ng tatay ni President Bongbong Marcos, pinalitan lang po nila ng PhilHealth yung dating Medicare. Parang yung TESDA, dating NMYC po siya, pinalitan din ng mga dilawan, ginawang TESDA. What? O, ito yung history niya, mga kababayan. On August 4, 1969, Republic Act 6111 or the Philippine Medical Care Act of 1969 was signed by President Ferdinand Idralin Marcos, which was eventually implemented in August 1971. Kung kaya, itong PhilHealth po, kung bakit may PhilHealth po tayo, yan po nagsimula during the time ni Apo Lakay. Ang tawag niyan, mga kababayan, sa matagal na panahon, Medicare. So, the Philippine Medical Care Commission was tasked to oversee the implementation of the program, which went for almost a quarter as of a century. Ganyan, yan po ang history niyan,
mga kababayan. Yung mga programa nung panahon ni Apo Lakay, mga landmark siya. Landmark legislation po. So, balik dito mga kababayan sa mga senior citizens. Sabi rito, DBM said funds necessary to ensure the enrollment of all senior citizens not currently covered by any existing category shall be sourced from the National Health Insurance Program from proceeds of Republic Act number 10351 or the Sin Tax Law. Ayas. So, yan po mga kababayan ang napakagandang balita para sa ating mga lolo't lola. O ngayon, kahapon din, mga kababayan, nagbigay ng direktiba si President Ferdinand Bongbong Marcos na ipagliban muna ang fare hike ng Light Rail Transit LRT-1 and LRT-2. Ito ngayon yung press release na pinalabas ng Presidential Communications Office. Ah, di ba? Masyado niya talagang ginalingan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang rason po nito, upang mas mapag-aralan daw ang implementasyon at mabawasan ang negatibong epekto nito sa publiko. Ito din ay para masuportahan ang mga mamamayan sa epekto ng pandemya at pandaigdigang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So sabi rito, ibinahagi ito ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa isang press briefing kahapon mga kababayan sa Manila. Yan sabi ng mga nagre-react dito na mga netizens, wala na bang bagong bansag sa Pangulong Bongbong Marcos? Weak president pa rin? Weak president pa rin ba ang tawag sa mahigit na 31 million ang nagtitiwala? O nagtiwala? Yan lang po ang pwedeng sabihin nila. At yung bansag na weak president po, hindi man tumatalab kasi baliktad po ang nangyayari sa katotohanan. Lumalabas yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mas matibay pa, mas malakas pa mga kababayan, mas strong pa as leader ng ating bansa kaysa kay Digong. Nasurpass kasi po mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung achievement, yung performance ng dating administrasyon in a very short period of time. Ang daming nagawa. You see? Lalo na sa pabahay, ang daming nagawa. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay siyang nanindigan ngayon at naninindigan, patuloy na naninindigan para sa pagtatanggol ng soberenya ng ating bayan. Isi Digong. Gusto nang gawing province ng China yung Pilipinas. Ngayon nga, yung war on drugs, mga kababayan, lalong tumindi yung war on drugs ng administrasyong Bongbong Marcos. Kaya yung mga propagandista ng dating administrasyon, nasupla na naman po, basag yung kanilang mga argumento. Yes, sabi ng mga netizens, mabuhay ang ating Pangulong PBBM. Yes, he is continuing the good works of his father. Master Bongbong is now president. Yan ang tunay na makamasa. So ang gaganda ng mga reactions ng mga tao. Di ang LRT mga kababayan, project ni Apo Lakay, true. Ang nag-implement niyan, mga kababayan, si Mrs. Marcos, yung First Lady, the original, and the famous all throughout the world, First Lady, Imelda Romualdez Marcos. Sabi ng isa pa rito, tama lang na ginawa ng ating PBBM na i-deferred ang fare hike ng Boss LRT
1 and 2 para rin sa ating mga commuters. And for sure, alam ng ating Pangulo na siguraduhin maayos at epektibo na serbisyo ng LRT. Sabi pa ng isa, a great decision for the community. God bless po, Mr. President. Tama po, malaga na nauunawaan natin yung damdamin ng pangkaraniwang mamamayan. Sabi ng isa pa, salamat po, Mr. President. Tuloy-tuloy lang para sa ikauunlad ng sambayanan. O ngayon, may isa rito na nagpaabot ng comment na gusto niyang matackle din natin, mga kababayan. Sabi rito, Mr. Maravilla, I am your fan. I am a fan of yours in the YouTube and I usually admire how you discuss relevant issue. May I request that you touch the issue of LGU giving health card to senior citizens, that it will be more appreciated by the senior citizens, that private hospitals nearer the residents will recognize the health card. Just give them discount rather than the senior citizens will go too far, go to government hospital to avail of the free medical checkup, or instead, why not give them discounts of the private hospitals they will go to, sabi niya. O, tama din po yung concerns ninyo. But anyway, wag na ninyong masyadong problemahin kasi ito na nga po yung balita na yung gobyerno na mismo, national government, nag-release ng 43 billion for over 8.5 million senior citizens para sa kanilang, sa inyong health insurance. At yung health insurance naman po ng national government, pati sa mga private hospitals, it is being honored. But anyway, itong concerns po ninyo, noted po natin. And siguro kung nakikinig ngayon, yung mga local government units na nag-issue ng mga health cards, we appeal to them na wag lang sa government hospitals. Damay na po ninyo lahat ng mga hospitals, pati sa privado, kailangan i-honor po siya. Anyway, yung guarantor po kayo, di ba? So, you accredit, yun ang pwedeng gawin po. I-accredit po, pati yung mga private hospitals, para i-honor yung mga health insurance ng ating mga lolo't lola. Para hindi na po sila tatakbo, papunta pa, hahanap pa ng mga government hospitals. Ilalo pa, mga kababayan, sa mga government hospitals, most of the time po, siksikan. Di ba? Kasi, siyempre, yung masses, yung takbo sa government hospital. So, kawawa din talaga yung ating mga lolo't lola, makikipagsiksikan pa doon. May malapit naman na mga private hospitals na pwedeng i-accredit ng mga LGUs. So, tama po kayo, madam, yung nag-text sa atin po. O ngayon, ito mga kababayan na yung sinasabi natin na yung mga nasa oposisyon, lalo na ito pong si Risa Ontiveros, si Senator Risa, inuulit lang yung mga statements ng ating Pangulo para magmukhang galing sa kanya yung mga ginagawa ng ating presidente. What? Dahil sinabi niya, what? Naubusan na kasi sila mga kababayan ng issue laban sa ating Pangulong Bongbong. Sabi dito ni Risa, Marcos should remind US, China, Philippines won't be used. Sinabi na po yon mismo ng ating Pangulo na hindi tayo padidikta. Risa, ilang beses mo nang ginagawa yung ganitong mga pagpapalabas na mga statements, dinoduplika mo lang yung una nang sinabi ng ating Pangulo para magmukhang galing sa inyo yung suggestion. May issue kayo laban sa administrasyon.
At pag ginawa ng ating Pangulo yung mga sinasabi ninyo, magki-claim ninyong kaisipan ninyo. Hindi po ninyo kaisipan, una nang sinabi ng ating Pangulo. Ah, kaya yung mga issue po ninyo, recycled. Di ba? Just a duplication. Recycled na, just a duplication ng mga dati na na ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos. Sabi niya rito, President Marcos must not be remiss in reminding both the US and China that the Philippines will not allow itself to be used to pursue their opposing interests in the region. Sabi po ni Senator Risa Hontiveros kahapon. Sinabi na po ng ating Pangulo doon sa speech niya. Before pa nga ng speech niya doon sa Bataan, sa Araw ng Kagitingan, nilinaw niya, mga kababayan, sa interview after ng kanyang speech, ng mga nasa mainstream, itinanong kung ano ba itong EDCA sites, ano yung magiging papel nito. Sabi niya, mga kababayan, this is not for attacks. This is just to strengthen our defense. Kaya yung China, wag dapat nag-aalala. Walang intensyon ng Pilipinas na lumusob. For defense lang ito. At sabi ng ating Pangulo, hindi pwede na yung Amerika magdidesisyon on their own na gamitin ito sa ibang bagay, lalo sa issue ng Taiwan. Tapos sabi ni Risa, kailangan daw na i-remind ng ating Pangulo yung Amerika at China na yung Pilipinas will not allow itself na gamitin. Walang ganon po na intention yung ating Pangulong Bongbong Marcos na magpagamit para sa interes ng iba, kundi the interest of the Filipino people. Malinaw na po, Senator Risa Hontiveros, tigilan mo yung ganyang gawain na kinukopya mo lang yung mga agenda at statements ng ating Pangulo. Kala mo, hindi namin naalata. Nakabantay kami palagi sa mga binubuka ng bibig ninyo at mga binubuka ng bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So before pang sinasabi ninyo, nasabi na. Tama? So sabi niya rito, Hontivero said, the country must not allow itself to be crushed between two warring hegemons and must continue to pursue a multilateral approach to foreign relations and the case of security, not only having partnerships and joint military activities with the US and China, but also other neighbors in the region and other naval powers. yun mismo yung ginagawa ng ating Pangulo, matagal na, pakaupo pa lang niya. Kaya nga, travel siya ng travel na kinagagalit ninyong mga dilawan. Yun mismo yung sinabi niya, nang imit niya yung mga ASEAN leaders, multilateral approach. Kaya niya kinausap din yung Japan, yung South Korea, at pati yung Australia and the ASEAN nations. Yun mismo yung sinasabi mo ngayon, ginagawa na po. Kaya nga dito sa balikatan military exercises, kasama dito yung Japan, kasama yung Australia, nagpadala ng 111 contingents at may mga observer pa galing sa United Kingdom and France. Hindi ka ba naiyan ito, Risa, na nagpapalabas ka ng mga statements na pinalalabas mo, pinamumukha mong ikaw yung may original na kaisipan habang yung mga kaisipan ito ginagawa na ng ating Pangulo? Nakakaya ang ganon. Sabi niya, the best we can do is to keep on communicating both to China and the US that we want a peace
peaceful, if not resolution of the conflict, at the very, very least, status quo. Yun, Mishima, parang yung binabasa, nilalabas mong press statement, kinopya mo lang sa mga sinabi ng ating Pangulo. Kaya nga, January pa, pinuntan muna ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Xi Jinping. Then afterwards, kinausap niya yung mga American officials. And today, nag-start kahapon, yung ating mga defense and security officials and foreign affairs. Nandun sa Amerika para sa 2 plus 2 dialogue. So sabi rito sa balita, Hontiveros told CNN Philippines, referring to a war that may arise from a possible attempt by Beijing to take Taiwan, which it considers to considers a renegade province by force. She warned there could be intentional or real accidents that could trigger an armed conflict in the region, including ones related to the territorial dispute over the South China Sea. Yung mga statements mo, lahat lang kopya. Kaya nga sinabi ng ating Pangulo noon pa na tayo dapat maganda. And that's the reason why in-announce na niya yung EDCA sites. Bakit? Sabi niya, kailangan nating maganda rito. Bakit? In any conflict niya dito sa Taiwan, that will arise, madadamay niya tayo because of the proximity. Kaya kailangan niya talaga nating paghandaan ito, whether we like it or not, because of the proximity. Isa pa, ang dami niya yung mga Filipino workers na nandiyan, nagtatrabaho sa Taiwan. So kailangan yon paghandaan natin. Inulit mo lang, Risa. Anyway, mga kababayan, marami pang sinabi si Senator Risa Hontiveros, kaya lang wala naman pong value, kasi yung sinabi niya galing lang naman sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto lang niyang palabasin na siya yung nag-suggest. What? May ganun talaga niya, Mr. Maravillas. Ganun po, para may issue lang sila. May masabi lang, mema lang. May issue lang itong mga dilawan para maging relevant sila po. Nagpaparamdam lang na nandito pa niya kami. At yung mga sinasabi namin ay mahalaga. What? Baka lang gusto niyo po itong itry, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application nito. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman, mga kababayan, baka lang gusto niyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay po? Bueno, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.